Lyneth, na muna nga si Tita Lyneth, oh. And si Tita Irene. Dapat sa iyo makulong, eh. Ah, ganun, ha? Hindi ako papayag na saktan mo si RJ. Kung papatayin mo siya, patayin mo na rin ako! Dahil mahal ko si RJ! Niloko mo lang pala ako? Hindi kita niloko. Hindi na kita kilala, Carlos! Isa ka ng demonyo! Halimaw ka! Ipapakita ko sa'yo kung gaano ako kademonyo! Nay, sige na po! Tumakas ka na! Tumakas na po kayo! Tumakas na po kayo! Dali! Bilisan niyo po! Si Do Carlos, may balita na ba sa kanya? Sana mahuli na siya. O kaya, manlaban na lang siya para barilin na lang siya ng mga polis. Sorry sa lahat ng kasalanan ng ginawa ng dad ko. Pero dapat siyang managot. Sa nanay mo, at lalong-lalo na kay Tita Irene. Tita Irene? Na siya ang pumatay kay Tita Irene. Then your dad needs to be punished. Archie! Si Carlos! Si Carlos nasa likod natin! RJ, bilisan mo! Maaabutan na tayo ni Carlos! RJ, bilisan mo! Kumapit ka lang, Lyneth. Analyn. Masama ba akong anak? Pinahamak ko yung sarili kong tatay. Hindi ba dapat pinagtatanggol ko siya? Ayoko siyang makulong eh. Harry, sa ayaw at sa gusto mo, makukulong ang tatay mo. Dahil sa mga ginawa niya. And look, stop blaming yourself. Your dad is responsible for all his actions and decisions in his life. Ginusto niya yun eh. Hindi ka nga niya naisip eh. Paano na ako? Pag nakulong si Dad, ako na lang mag-isa. Wala na nga akong magulang. I'm all alone. Harry, hindi ka nag-iisa. Andito kami para sa'yo. At para sa'kin, kapatid pa rin kita. Nakausap na po namin ang local police. Babalitaan na lang po namin kayo agad pag meron na pong update. Sige po. Maraming salamat po, Sir Mark. Yes, ma'am. Sige po. Salamat. Zoe, nakataka sa si nanay tsang si tatay, pero hinahabol sila ngayon ni Doc Carlos. Analyn, tama ba yung sinabi mo kanina? Si Doc Carlos ang pumatay kay Irene? Sigurado ka ba dyan? Oo, Zoe. Si Harry na mismo yung nagsabi sa akin. Paano yan? Magde-testify ba siya against his father? But of course, Zoe, kasi hindi siya katulad mo na kinukonsinti ang nanay mong gumawa ng krimen. And for your information, pwede nang hulihin ng mga pulis si Doc Carlos, no? Kasi meron siyang dalang barel. At oras na nanlaban siya, mapipilitan ng mga pulis na manlaban din at protektahan ang mga sarili nila, no? Zoe, umiiyak ka ba? Okay ka lang? Bakit ka naman iiyak? Bakit ganun ka ba ka-affected kay Doc Carlos? Hindi po. Hindi po ako umiiyak. Sabi niyo po kasi, inahabol ni Doc Carlos si Daddy, di ba? Sige na, Analyn. Medyo toxic dito sa ER. Sige, Zoe. Mag-iingat ka, ha? Update na lang kita. Analyn,
ang balita tungkol sa tatay at nanay mo. Sorry, but I really hope they're safe. Bilisan mo, RJ! Kumapit ka! Maabot ka na tayo! Kumapit ka, Lyneth! Help ka, RJ! Ibalik mo ang sama ko! Hindi mo matatakasan! Hindi niyo ako matatakasan, Lyneth! Okay ka lang? Okay lang ako. Ikaw, okay ka ba? Okay lang ako. Ayaw mag-start, Lyneth. Ano? Ma'am Giselle, magkape muna po kayo. Thank you, Doc Lyneth. Pero hindi itong kailangan ko eh. Wala pa bang update ang mga pulis tungkol kila Obeng kung nasa na sila? Ma'am Giselle, kakakausap ko lang po sa kanila. At hinahanap pa rin po nila si Doc Carlos. My gosh, ang tagal naman nilang maghanap. Alam mo, ako na lang maghahanap sa kapatid ko. Sabihin niyo na lang kay Analyn na umalis ako, ha? Babalik ako. Ma'am, hindi po namin kasama si Analyn. Para sa kanya nga to eh. What? Nasaan si Analyn? Oh my gosh! Hala! Saan ko ba ito hahagilapin? Balitaan ka po ba na dalawang sasakyan na naghahabulan? Oo, yun yung narinig ko kanina. Talaga po? Alam niyo po ba kung nasaan po sila? Pwede niyo ba akong dalhin doon? Dodoblihin ko po yung bayad. Oo, sige, atin kita. Sige po, sir, pabilisan na lang po, please. Sige po. Kailangan natin lumayo kay Carlos. RJ! Hayop ka! Itataas mo talaga asawa ko? Carlos, tama na. Ang dami mo ng kasalanan. Yung pag-kidnap mo kay Lyneth at yung ginawa mo kay Irene. Kailangan mo nang managot sa batas. Hindi mangyayari yun. Dahil hindi ako mahuli ng mga pulis. Kaya ikaw, magdasal ka na. Isusuot kita kay Irene! Carlos! Carlos, tama na! RJ! RJ! Carlos! Ano? Carlos! Carlos, tama na! Tama na! Lyneth, tumigil ka! Tama na, Carlos! Lyneth! 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 Ito na nga, guys! May baril daw si Doc Carlos. Naku, kung ano gawin nun kay Tita Lyneth, ha? Eh, di ba may napatay na siya dati? Baka mamaya gawin niya uli. Kaya nga. Alam niyo, I stand corrected, ha? Hindi na si Ma'am Moira ang pinakamasamang taong nakilala ko. Si Doc Carlos na. Tapos isipin niyo, no? Silang dalawa ni Ma'am Moira magkakatuluyan. Naku, 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 naku. Ano ba yan? Ang malas naman ang magiging anak nila. Scary talaga. Alam mo kung sino yung malas?
yung magiging mga anak ninyo. Dahil napaka-chismosa nyo! Teka lang, Zoe, ah. Don't tell us na kampi ka kay Doc Carlos after everything. Sa bagay, maiintindihan niya talaga si Doc Carlos. Eh kasi di ba yung mommy niya, criminal rin. So meron siyang mga puso sa kanila. Ay! Kalma! Oo! Sobra ka niya! Sumuka na sa HR! Pwede magsumuka! Samahan pa kita! Sinong tinakot mo? Takot na! Ano ba? Bitawin mo ako? Wala naman akong isang sinabi ah. Kaya naman ingay eh. Bunga nga mo din eh. Totoo. Huwag tawag na, bawang bumalik pa. RJ! Hindi ka pwede tumakas, Carlos. Hindi ko tatakas! Iintis ko sa awa ko dahil kilala kita. Gagawin yung pagkakataon to para makaisa ka na naman. Para magpabitas ang asawa ko. Hindi na mangyayari yun! RJ, tulungan mo ako! RJ! Lyneth! RJ! RJ, tulungan mo! Na yan. Siguro talaga hindi mo ko minahal. Ha? Siyempre ang pinipili mo! Alam mo gano'ng masakit yun? Mas masakit yung ginawa mo sa akin! Alam mo kung di ako nakataka, sigurado ako na gawa mo na sa akin yung ginawa mo kay Irene! Ang dapat sa'yo, mabulok sa kulungan! RJ! 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 Kumapit ka, RJ! Sige! Subukan mo yung ilita si RJ! Paparinin kita! Sige! Parlin mo ko! Hindi ako matatakot sa'yo! RJ! RJ, kunin mo yung kamay ko! Gusto mo yung tasi, RJ? Sumama ka sa'kin! Hindi ako sasama sa'yo! Lyneth, alam ko nagkamali ako. Pero magsimula tayo ulit. Lyneth, hindi na kita sasaktan. Lyneth, mahal na mahal kita! Pati ba tumigil ka na? Gusto mo akong patayin? Patayin mo na ako! Ang dami tayo mo sinasabi! Basta ako! Ililigtas ko si RJ! Kuya, tumawag ka po ng mga polis! Analyn, please, sumagot ka naman! Ma'am Giselle, wala rin po si Doc Analyn sa first floor saka sa chapel. Oh my gosh, nasa na kaya yung batang yun? Di ko mahanap si Analyn sa ER tsaka sa kantin. Wala din. Teka, baka naman sinundan niya mga magulang niya. Pero ma'am, hindi rin po niya alam kung nasan sila. Eh pero knowing Analyn, makakagawa at makakagawa ng paraan yun. Baka mapahamak si Analyn, sundan ko na kaya ma'am, siya. Ma'am Giselle, may tumawag po na local police. May nag-report na taxi driver. Naisakay niya si Doc Analyn papunta kung nasaan sila Doc RJ. What? Re-respond din po kami agad doon. Sasama ko! Sir, sama ko, sir! Sasama kami. Dok, dok. Delikado po. Maiwan na lang po kayo dito. Sige po. Wait! Let's go. Oh my gosh! Anong gagawin ko dito? Hindi ko kain tumunga nga dito! Oh my gosh! Ay, tigas mo talaga, Lyneth! Siguro, hindi mo talaga ako bilhin. Ginawin mo lang ako para balikan si RJ! Taksil ka! Ka!
Carlos! Tingilan mo si Lyneth! Carlos! Kung hindi ko magiging masaya, walang magiging masaya sa ating lahat! Magsama-sama tayo sa impyerno! Tawad mo ako, Carlos! Tawad mo ako! May patawad! Nay! Anjali! Carlos, ako ka walang iyaan mo talaga kung sasakpan mo rin! Nay! Tawad mo ako! Ikaw dapat sinasaktan ko. Kasi wala akong utang na loob. Nung sinipa sa Apex, tinulungan kita. Pero ikaw ang humahadlang sa amin ng nanay mo. Alam mo, okay ka nung una eh. Pero niloko mo lang kaming lahat, niloko mo yung nanay ko. At kung nakita ko lang agad yun, ako agad tututun sa kasal niyo ni nanay. Ah, ganun. Kaya dapat sa'yo mawala. Kasi habang buhay ka, hindi ka magiging masyad nila niyan. Kaya dapat sa'yo mamatay! Carlos! Huwag ang anak ko! Yula, Doc Zoe, hindi na kayo nahiya sa mga pasyente? Lalo ka na, Zoe. Tanyag ka pa naman. Eh, yung babaeng yan eh. Binastos yung mami ko. Paano binastos? Eh, hindi ko nga alam na nandun siya kanina. Nagtataka lang naman kami kung bakit nga kinakampihan si Doc Carlos eh, tapos bigla niya akong sinabunutan. Oh, I don't see anything wrong with that. Bakit ba ayaw mo makulong si Doc Carlos, ha? Alam mo, Zoe, nahihiwagaan na ako sa'yo. Kanina, pinagtatanggol mo si Harry. Ngayon naman yung tatay niya. Ano bang meron sa isang pamilyang yun? Wala. Really? Bakit parang meron kang hindi sinasabi sa amin? No, who's talking? Hindi ba kayo ng daddy mo yung may hindi sinasabi sa amin? Ikaw, Justine, huwag kang makialam sa buhay ko. Dahil once ako makialam sa buhay mo, lahat ng baho mo ilalabas ko. At maaamoy dito sa buong ospital. Sarili nyo. Hindi kayo magiging masaya! Carlos! Carlos, hindi! Kapag pinatay mo si Analyn, parang pinatay mo na rin si Harry. Dahil habang buhay, nagdadaling yung kasalanan mo! Carlos, magaling kang doktor. Pinagmamalaki ka sa East Ridge. Pero sinira yung pangalan ko! Carlos, hindi pa sira yung buhay mo. Kaya kung ako sa'yo, sumuko ka na, please. Kailangan mong pagbayaran lahat ng mga ginawa mo. Huwag mo nagdagdagan yung kasalanan mo. Please, nakikiusap ako sa'yo. Nakikiusap ako. Hindi, Lyneth. Hindi mangyayari yun. Habang ako nagdurusa, at kayo nagpapakasaya. Kamay na namin kayo mga kapuso mula sa puso ng reigning at number one daytime show sa Afternoon Prime. Maraming salamat sa suporta at pagmamahal sa Abot Kamay na Pangarap. We got you! Hindi pa tayo tapos! At kukunin kong pinaka-importante sa buhay nyo! Thank you.
isipin ng anak mo kapag nalaman na isa kang kriminal? Gusto ko lang pala magpasalamat for letting me do the easy work and sa lahat ng tulong na binigay mo sa akin. Anything for you, anak. Buti na lang kompleto yung dala kong gamit. Yan, malinis yung sugat mo. Thank you, Dad. Zoe. Pati sabi kay Harry, hindi ko sinasaktan siya. At sorry kung iiwan ko na siya. Sumuko ka na, Carlos! Huwag mo nang pahirapin sarili mo! Dad, please, sumuko ka na lang! Ikaw lang bahala sa kapatid mo, ha?